At kung bakit naman kasi, alam naman niya na isang kahig isang tuka ang sitwasyon ng kanilang pamumuhay. Sa dami ba naman ang pupwedeng gawin na pampalipas oras? Ay iyon pang pupwedeng makaubos ng kanilang naghihingalong budget. Tapos matatakot siya na baka maghanap ang aking bilas sa kung saan napunta ang kanilang pera. Syempre, ako naman bilang madalas ay gawing panapal ng aking hipag dahil sa akin lang naman siya nahiram ng pera na ipapalit sa perang natalo sa Sugal Online, mag-iisip ako ng paraan kung paano niya ako babayaran. Eh pareho lang naman kaming may pamilya na nangangailangan ng pera. Tapos ang perang aking naipapahiram ay aking sariling pera na kinita ko sa pag-extra-extra. At may dahilan ako kung bakit nagtatabi ako ng sariling pera. Kaya lang, kapag ang aking hipag na may karakas din namang taglay ang lumalapit sa akin, eh hindi ko magawa ang tumanggi. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan! Kahit pasabihin kaming dalawa lamang ang nakakaalam, mas delikado pa nga kung malaman ng aking asawa. Nataon lang na marami silang anak kesa sa amin ng misis ko. Bagay na, ipinagtataka ko rin naman sa kanilang mag-asawa kung bakit umabot ng ganoon karami ang kanilang anak. Oo nga, sabihin na lang nating maganda at sexy ang aking hipag. Sabihin na lang nating kinarer nila habang bata pa. Pero hindi ba uso ang family planning? Alam naman siguro nila kung ano ang source of income ni Bilas. At naging problema ko tuloy eh kung paano may babalik sa akin ang perang sekreto kong inipon na para sana sa mga pagkakataong baka mangailangan kami o kaya naman pang sorpresa ko sa aking mag-ina. At dahil alam ko naman ang sitwasyon nila, naisipan ko makipagkasundo na lang sa aking hipag na itago na lang natin sa pangalang Marife. Total, alam ko naman na hindi siya makakabayad sa akin. Bukod pa doon, pag nalaman ni Bresyon, malamang hindi na siya pagkatiwalaan noon na humawak ng kanilang budget at baka pag-awayan pa nila. Ikaw ba naman? Maghapon kang nasa trabaho, nabibilad sa arawan, tapos malalaman mo na yung asawa mong pinagkakatiwalaan mo ng iyong Monday to Saturday na pinaghirapang pera, malalaman mong pasugal-sugal lang. Ewan ko lang. Kahit siguro gaano kabait na lalaki, kung nasasakripisyo ang budget na para sa iyong mga anak, ewan ko lang kung hindi ka magalit. Naisip ko, total naman, nakikinabang siya sa akin. Bakit ako, hindi, di ba? Siguro mas maganda kung hati kami ni Bilas sa bibingka ni Marife, na sigurado ako, Mrs. Wang Luna rin ang kanyang apelyedo. Ikaw ba naman ang magkaroon ng 5 supling na doon lahat dumaan para makita ang ganda ng planet Earth? Kahit naman pareho lang kami ni Bilas na pagko-construction ang trabaho, eh di hamak naman na mas malakas akong kumita sa kanya. At di sa pagyayabang mas may diskarte ako. Kaya lagi akong may extra at masasabi kong swerte rin ako sa aking asawa. Dahil napaka maunawain niya. Kahit kasi Linggo na family day namin, kapag may extra ako, pinapasukan ko ang akin para kako kung sakaling sundan namin ang aming panganay, ready kami. At ang patuloy na paglapit sa akin ni Marife ay isinama ko na rin sa aking nilalaanan. Hindi naman malaki pero naiipon kasi. At umabot na sa puntong nang hihinayang na rin ako. Kaya naisip kong diskartehan na rin. Eh, doon naman ako magaling. Nakukuha ko ng biru-biruin si Marife na aking hipag. Sa mga pagkakataong lumalapit siya sa akin kapag hihiram ng pera. Wala namang makakakita sa amin dahil gabi kung humiram ng pera si Marife dahil sikreto ang kanyang panghihiram sa akin ng pera. Doon ko na rin nalaman na kapag ang isang tao pala may kailangan sa'yo, kahit paanong gawin mo, eh hindi makakatanggi. Akala ko talaga dati, kwento-kwento lang yung
sihipag o kaya ang kanilang biyanan ay naganito at nagano nila. Sa aking mga nababasa at naririnig na kwento, dahil umano pinakitaan nila ng kabutihan. Akala ko dati kalokohan lang. Totoo pala. Yung sa akin naman, subok lang. Magalit siya, siya rin. Wala na siyang mahihiraman. E wala rin namang mawawala sa akin. At doon nga, sinabi lang sa akin ni Marife na wala namang ganyanan. Sa isip ko noon baka madala na siya at hindi na humiram sa akin. Dahil natuto na akong mga labit sa tuwing lalapit si Marife sa akin pero mali ako. Pag pa na talagang lulong ka na sa sugal, lalo pa at nasa cellphone mo lang tapos easy access pa para mag-tap up, finish na. At lalo akong nakaisip ng kabulastoga noong nalaman ko na ipinagkakalat raw ng aking bilas. Nasipsip daw ako sa aming engineer. Bagay na wala namang katotohanan. Dahil kung ako lang ang tatanungin, ayaw ko ngang makita si engineer. Pintura ako sa grupo namin at kahit hindi ako ang foreman, ay halos ganoon na rin ang aking galawan. Marami rin ang nakakakilala sa akin kaya naman, madalas ay meron akong extra. At pag gumawa ako, gusto ko kung ipatawag ako ulit, eh hindi dahil back job, kundi dahil may iba na naman silang ipapagawa sa akin dahil nagustuhan ng customer ang aking tirada. At sa patuloy na paglapit sa akin ni Marife, kahit na may halong pangangalabit, ay tuluyan na nga siyang bumigay. Kaya naman aking nilasap ang bibingka, kahit hindi pa simbang gabi, na para lang sana kay Bilas. Doon sa kamutihan, inabangan pala ako doon ni Marife para humiram ng pera. Tulad ng dati, napasarap at natalo na naman ang tita Marife nyo. Galing ako ng palengke at siya naman papunta ng palengke. Doon siya naghintay dahil wala namang ibang dadaanan. Hindi ko alam kaya hindi ako nakaiwas. Binalikan ko pa nga kinabukasan at natatawa akong inaalala ang nakaraan. Dahil pagdating ko sa bahay, nagtanong ang aking asawa kung bakit raw may dahon ng kamote ang aking biniling karne ng manok. At gaya ng inasahan, kahit bagong ligo si Hipag, hindi may ipagkakailang siya na si Mrs. Wang Lu. Malayong malayo kung ikukumpara sa aking asawa na may isang anak. Hindi ko na sana siya pahihiramin dahil kapo na malengke na ako. At iyon ang tingin ko ay solid kong dahilan para hindi ako makapagpahiram ng pera. Kaya lang sabi niya sa akin, hindi raw bumali ang kanyang asawa dahil alam raw ni Bilas na may pera pa sila na aabot ng Sabado. Medyo nagulat din ako noon kaya naman hindi ako pumayag na wala akong makuhang ROI dahil 3K lang naman ang hinihiram niya sa akin. Ang laki noon sabi ko, 1,000 hindi na daan. Abot-abot ang kanyang pakiusap sa akin. Hanggang sabihin kong, sige, pero ganun na lang ba yun? Baka naman kahit isa lang. At siguro talagang kailangan na kailangan ni Marife. Mahirap din pala pag nagka-interest ka pa sa iba. Saglit kong naisip yung 3K, pwede ko pang kitain. Pero yung pagkakataon para sa ibang putahe, maaring hindi na maulit, kaya G. Tsaka iba eh. Kaya pala yung ibang lalaki o babae, kahit may asawa na kung minsan, hindi maiwasan na mag-try ng ibang putahe. Dahil merong kakaibang dating na wala doon sa iyong asawa. Kung sa ulam, hindi ko pwedeng ikumpara ang adobo ng asawa ko sa adobo ng Hipag ko. Magkaiba talaga. At mula noon, ginagawa kong dahilan ang alam nyo na kung gusto niyang humiram ng pera sa akin. Ang last namin ay nito lang December. Medyo liblib kasi dito sa amin. Apat lang kaming magkakapit bahay dito. At may madadaanan kayong taniman, bahayan kung pupunta kayo ng palengke. Kaya naman pwede kayong sumegway kung wala kayong privacy sa bahay nyo. Hehe.